Hi everyone. Nandito tayo ngayon sa Manantay National High School. Dahil may inventory kanina, pero tapos na. Kung bago ako mo eh, record lang natin. So, one of the topics for EIFM and CT. CCTV, ito yung CCTV natin. And then yung pangalawa, yung fire alarm system. This episode, tingnan natin kung paano natin papagalayan itong fire alarm control panel natin. Together with the devices na meron tayo. At ano yung mga iba't-ibang klase ng devices na ito. Kaya yun guys, samahan niyo ako para ating alamin kung ano yung mga kailangan natin matutunan para sa ating fire alarm system or EIM and CT. Tune in lang guys and enjoy! Yan guys, pagdating sa mga fire alarm system, meron tayong dalawang klase niyan. Una, we have the conventional type na fire alarm. And then pangalawa, meron tayong tinatawag na addressable. Pero ngayon, dito sa school, meron tayong ginagamit na equipment which is conventional type na fire alarm. Kailangan natin malaman ano ba yung mga devices na kakailanganin natin. I-breakdown natin into IPO. We have the input, process, output. Unahin natin yung mga input devices na meron tayo. Una, sa listahan natin, we have the smoke detector. Itong smoke detector natin, nakapag-detect siya ng smoke. And then, right after makapag-detect ng smoke nito, ng usok, mag-give ito ng signal or magbibigay ito ng signal para pagganahin yung control panel natin. So, buksan natin para at least makita natin yung laman. So, we have a 3-terminal smoke detector. We have L1, L2, and then common. So, pagdating sa line side natin for the positive polarity, nandito siya sa dalawang ito. And then, para sa negative supply, nandito sa LC or sa common natin. So, ito yung pinaka-itsura niya. 24 volts ang ating smoke detector. Yan, balik natin. Pangalawa sa listahan ng ating input device is itong heat detector. Ito yung pinaka-itsura niya. Yan. Input lang natin. Then, meron siyang LED sa part na to indicate kung nag-activate itong heat detector natin. Ang heat detector, meron tayong dalawang terminal lang. Pero pagdating sa pinaka-base niya, ito, parang lumilitaw na meron siyang tatlong terminal. Pero iisa lang yan. Kasi once na kinabit natin to, nagiging isa lang tong part na yan. Kasi ito lang yung pinaka-itsura niya. Oh. Yan. Sorry guys, medyo marumi. Hindi ko na punasan. So, itong part na to, we have L1. Yan, balik tarin natin. Ito yung L1, tapos L2. Ito yung para sa positive line. And then, dito, C1, C2. Ito yung para sa negative. So, pag nag-wiring tayo mamaya, sundin lang natin kung ano yung nakalagay dun sa mga terminals. Then, balik lang natin. Yan. So, ito yung pinaka-heat detector. Last na input na meron tayo, so we have the manual call point or manual switch para sa ating fire alarm. So, pag pinush natin to, lulubog, and then mag-activate yan itong part na to. O, para i-reset natin, ibaba lang natin itong spring, then aangat ulit yan. Try natin ulit sa side para makita na maayos. Yan. Then, yan. So, kadalasan, kinokonekta yan sa zoom natin dito sa part na to. L plus, tsaka C minus. So, ito yung positive polarity and then negative polarity. Pangalawa, we have the process device. Ang process device natin is itong pinaka-control panel. So, pag tinignan natin itong pinaka-harapan ng ating FACP or ng panel, may nakalagay dito, we have zone 1 up to zone 4. Ibig sabihin, 4 zone itong panel natin. And then, nandito na lahat yung mga buttons na kakailangan ni once na pinagana ito. Yan. Pag, yung pinakaloob niyan, yan. Ito yung pinakaloob ng ating control panel. Meron siyang backup battery sa bandang baba. We have the transformer para sa ating primary. Nakapag nag-supply tayo ng AC to 220 AC and then convert into 24 volts. What else? Aside from that, may mga switch tayo para sa battery. Yung switch niya. So, ito na yung pinaka control panel natin. At yun guys, ang pinakalas natin itong output. Itong output device natin is an alarm bell. Pero may iba't ibang klase ng output para sa ating mga fire alarm. Meron tayong strobe lights. And then ito naman, siren bell. Ang supply natin para sa ating bell will be 24 volts. So lahat, 24 volts ang mga devices na ikakabit. So ito yung last.
Then guys, balikan natin yung pinaka-panel. Then ito yung motherboard ng ating fire alarm panel. Nakikita natin dito, we have ito yung mga tinatawag na zones kung saan ikakabit yung mga input devices. Itong pinaka-control panel sa 4-zone na fire alarm. Kaya kung titignan natin yung terminal block up to zone 4 lang ang meron. So, polarize yan. Kaya kailangan titignan natin yung pinaka-supply, positive, negative. At isa pa, meron tayong mga nakalagay na mga resistor. Itong mga resistor na to, 10k ohms ang nakalagay sa bawat isang zone. Kasi kapag tinanggal natin yan, mag-o-open yung pinaka-linya ng bawat zone. Kaya ito, kaya nakakabit lahat yan. Mamaya, dun sa pinaka-installation natin, papakita natin yung pinaka-diagram paano natin i-co-connect lahat ng mga devices. Then, kung titingnan natin, meron pa tayong supply ng 24 volts dito. So, connected yan dito from battery up to dito. So, meron tayong positive. Check lang natin mabuti yung supply and then negative. Then, we have SND. Ibig sabihin yan, sounder para sa mga devices natin. Yan. Sa ating output devices. We have NO, C, tsaka NC. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga contacts para sa ating relay. Ang ating relay, wala dito, nasa kabilang motherboard. Kaya kung mapapansin natin, may flex cable tayo dito, papunta dun sa kabilang board. Kaya meron tayong relay. Dito, kadalasan kinagapit yung pinaka-output natin na siren. Aside from that, ito, may mga switches tayo dito. Ito yung switch na to para dun sa input supply natin, para sa AC. So, pwede tayo maglagay ng 220 dito. Then, ito naman, pinaka-switch natin para sa battery. Kung meron kayong ganitong klaseng model ng panel, ito talaga yung pinaka-itsura niya. Kung titignan natin mabuti itong diagram na ito, yan, itong zone 4, yan, zone 1 up to zone 4, ito yung nakita natin sa motherboard kanina. Dito natin ilalagay yung mga devices natin. Yan. Yung mga input devices tayo dito, we have smoke, heat, and manual call point. Ito yung tinatawag na end of the line resistor, EOLR. So, may supply na 24 volts and then sounder. Then, ito guys, ituloy nyo lang yung yung linya dito, kinapos. Or nagbago yung yung layout. So, ganyan na ganyan kung paano natin i-co-connecta yung mga devices. Wala na siyang ibang, kailangan mo lang alamin kung nasan yung L1 dun sa pinaka smoke detector natin kanina, ito. Yung L1 natin, titingnan lang natin itong itong dalawang terminal. Ayan. Ito yung L1, kaya dito nyo ilalagay yung positive line coming from zone 1 positive. And then line 2, after ng line 2, ilalagay natin dun sa heat detector. Kaya ang pinakamahalaga, kailangan lang natin malaman yung pinaka-base ng mga input devices. Kaya yan guys, pwede nyo screenshot yung itong pinaka-diagram natin. Kasi gantong-ganto talaga natin i-co-connect yan para at least gumana itong pinaka-fire alarm. Now guys, installation na tayo. Based on the given diagram kanina, magkakabit tayo sa zone 1. So ito yung pinaka-zone 1. Tatanggalin natin itong end of the line resistor muna. Yan, kung may naririnig kayong sound system, nagte-testing si Sir Dennis ng sound system ng Malanday para ready na sa pasokan. ASK, wala pa ng face-to-face. Kaya yan, ito yung 10k ohms natin na gagamitin para sa ating end-of-the-line resistor. Pinakauna natin gagawin, lalagay tayo ng dalawang wire. I-observe lang natin yung positive tsaka negative na polarity pagdating sa ating zone. Kaya ito yung pinaka-positive natin. May diagram na kanina, wiring installation naman tayo guys. Ito yung magiging arrangement natin, steel. Ito yung pinaka-siren natin. Ito yung para sa base ng smoke detector, heat detector, tapos yung pinaka-manual switch. Kanina nakapagkabit na ako for zone 1. Ito yung negative natin, binuhol ko na.
Tapos tayo sa wiring installation kanina. Ang gagawin naman natin, itetest natin kung paano gumagana itong ating fire alarm system. Kung ano yung nasa diagram, sinunod lang natin lahat ng connections, wala na tayong ibang binagpa. Kaya pagganahin na natin itong control panel. And guys, hindi muna tayo gagamit ng ano, ng AC supply. Kaya wala akong nilagay na plug para sa ating AC in. Instead, gagamit muna tayo ng battery, ng backup battery. Ito yung para switch sa para sa ating battery. Yan. Kung mapapansin ninyo, medyo maingay. Pag in-on natin yung battery, yung pinaka-panel natin medyo maingay. Kaya kailangan hanapin natin yung panel mute. Nandito ito. Kailangan natin i-press yan para yung pinaka-control panel natin hindi masyadong mag-ingay. Kaya sa nag-iingay kanina, it's because nagkakaroon tayo ng fault. Itong AC power fault dahil hindi nga tayo naglagay ng AC in. Ang gagamitin lang natin yung pinaka-battery supply ng ating panel. At yan, i-check muna natin yung mga buttons na available para sa ating control panel. Kanina, we have the panel mute. Pangalawa, we have the bell mute. Kapag gumana yung siren natin, pwede natin siyang i-mute muna. Then we have the relay disable, signal hold disable, delay disable, reset. Kung once na nag-alarm siya, pwede natin i-reset yung pinaka-fire alarm natin. And then we have the control. Makikita natin mayroon siyang off and on. Isusi natin to papunta sa on para ma-activate natin yung pinaka-controller. Yung controller, yan, naka-on na. Next na gagawin, aside from the buttons na meron tayo dito sa pinaka-ilalim, tignan din natin yung area ng display natin. So ito, we have zone 1 to zone 4. Dito natin makikita kung magkakaroon ng fire alarm signal. We have open circuit, short circuit, tsaka pwede natin i-test yung mga zones natin. Like zone 1, so, pwede tayong mag-press dito for test. Test lang tayo. So, gumana siya. Yan. Para huminto yung pinaka-siren natin sa paggana niya, kailangan mo lang pindutin natin itong relay disable. Now, paano ibabalik sa dati? Press lang natin itong reset button. Yan. Then wag natin kalimutan, mag-iingay siya ulit dahil nga may fault dito. Kaya panel mute. Yan, aside from testing, ite-test naman natin yung open circuit. Paano natin sa simulate yan? I-open lang natin or bubuksan lang natin yung mga devices. Katulad na itong heat detector. Once na tinanggal, ikutin lang natin. Yan. Tanggalin lang natin itong heat detector. Check natin kung magkakaroon ng open circuit sa panel. Yan yung panel. Yan. So, pagdating sa panel, yan, nakalagay doon, ito, we have an open circuit. Kaya ang gagawin ko, para mawala yan, kailangan nyo i-trace kung nasaan yung open circuit na yan. Kaya pagdating sa mga devices, i-double check yung mga smoke detector, heat detector, and double check lahat ng connections kung talaga nakakabit, na maayos, nakatilt yung mga devices. Yan, ibabalik ko yung heat detector natin. Dapat mawala yung open circuit. Yan, pagdating naman sa mga devices, hindi na ako magte-testing ng smoke detector kasi magsusunog pa ako dito. Yung heat detector naman, meron tayong video na in-upload ko before. So, sa mga estudyante ko, pre-present yung pinaka-fire alarm panel natin and then paano pinagana lahat ng mga devices. Then ito na lang, yung last, itatry na lang natin itong manual switch natin. So push tayo, then mapapansin natin, okay yan. And activate. Dahil maingay, pindot lang tayo ng relay disable para hindi masyadong magingay yung pinaka-panel. Bago tayo mag-reset, mag-reset button, punta muna tayo dito, i-reset muna natin to, yung manual switch. Push lang natin pababa, yan. And then, next na gagawin, click lang itong press natin itong reset button. And then, panel. Ayun lang guys, yung related sa ating fire alarm system. Nakapag-install tayo. Ina-identify natin yung mga devices na kailangan para sa ating fire alarm. Ito mga fire alarm panel natin, hindi yan pare-parehas. Yung iba, magkakaiba ng motherboard. Pero ang pinakamahalaga dyan, you need to identify nasan yung power section, ano yung supply na nilalabas nito. And then, look at the terminal block kung nasaan yung paglalagyan mo ng input and output devices. Kasi doon yung magiging baseline mo kung saan ka magkoconnect ng mga
katulad nito, yung mga smoke detector or yung mga input or output devices. So guys, makapag-record rin ako regarding sa CCTV, paano siya i-coconnect and then paano papaganahin yung closed circuit television natin. So, I hope you're doing well guys. Thank you and goodbye.